sa ngayon yung blacklist, iniisip nila kung kukunin niya ba nila agad yung marksman ngayon. Instead, Rafa is there back. You go. Here we go. Kailangan mag-ingat ng Echo. Ano nga ba yung mga anti-sustain? It is definitely a debut pick. Pupuruan nila yung gold lane. Dapat may defensive na gold laner din yung Echo. Maraming nagsabi na tapos na daw ang era ng Ube. Pero nakita natin, ngayong playoffs, si Mr. MTB. Minimension niya rin na hinahanap pa nila yung code. Minimension niya din na hinahanap pa nila yung groove nila. At ngayon, pinalik. Napaganda pa nga. Ube still remains. Time natin nakita yung Rafaela para sa side ng Blacklist International ngayong playoffs. Anong difference nito this time, Wolf? Teka lang. Saglit. Sumusubok si Carl Tizzy. Uy! Uy! Oh, may Venus Force. So, sa flicker and first blood. Kuha ka agad ni Carl Tizzy. Echo. At ang Echo, ginagamit lang talaga yung sa advantage nila. And Owl, aabuti ng lumen ng Blast Flicker mula kay Yowie. And Benny Cutie will secure the kill. Mas madali na sa kanya mag-invade at maging aggressive. Naku po, Feathered Airstrike nanunood sa sakit. At umabot pa nga yung damage ni Benny Cutie. Taking down Owl for the second time. Guaranteed na stun. So si Sanford, kung sino man yung masakyan niya, parang halos isipin mo na kaya ikinig Aray. Kasi masakit talaga si Benny. Si Owl pipilit mo lumakas, pero wala kang kawala sa tatlong miyembro. Habang si Carl Tizzy naman dito, nag-aanap pa ng dugo. Pero mahuli siya dito ni Oh My Venus. Flicker already used. Okay. Pero hahabol pa ba yung kabila? You went to the rescue. Wise naman dito, makukuha siya ng taunt. Real world manipulation. Kaso nga lang makakalabas dito sa pananahe si Carl Tizzy. Seven Force plus the Numenon Blast Flicker mula kay Yowie. Makakahuli na naman silang isa, pero magsusurvive naman yung royalty. Zero. Pero si Wise, hindi ata ang latitigilan. Umabot pa sa kadulutuluan at makakasecure na naman silang kill. Pero tumusok na si Carl Tusok. Pero pipilit din naman ni Edward na pumalag dito sa mga miyembro. Pero umabot na naman yung Feathered Airstrike tsaka grab. Oh man, ang tagal na naging skirmish na yon at ang daming nakuha ng Echo. Hindi naging sync ang magpasok ng side ng Blacklist International. We have Blacklist International under 6 minutes. Ito talaga yung sinasabi din ni Yowie na risky plays. Ito yung mga gusto nila. Yung mga combo routine. Yung minong blast. Huli na naman dito sa isa at si Wise makakatakas nga ba. Nahibla ang buhay pero umabot yung apoy at makukuha nga nila yung kill. Pero si Yowie naman ang nais nilang bawian. Tatong yun ang umabol sa kanya. Torn apart memory will secure the kill. Pero si Sanford, abangers lang. Pag may nagkamaling tumawid, maaari nilang bigyan. Pero 3v3 situation, maaari namang pumalo up si Carl Tizzy. Oh my God. Maaari sila dito maipit. Pero Owl, already used the flicker. Gagamitin niya to. Na-cancel yung Phantom Execution. Pero successful lang Echo sa pag-takedown ng turret. Zero is here though. Nasa vicinity. Mahuli ata si Zero. Grabe yung tusok ni Carl. The moment na nakita niya si Edward, eh nag-all-in kagad siya. Feathered Airstrike with a follow-up. Oh my God. Pero dyan naman yung Holy Healing para tulungan siya makasurvive. Kaso nga lang hindi sabat doon sa sabunot ni Edward. Hindi pwedeng tumigil dito. As kalahati buhay ni Venus, medyo kailangan nila mag-recall. Magbaback muna si Benny Cutie. Pero look at Sanford! Nag-zone hanggang third tower. Echo getting the mid lane. Hindi niya pinagbaback si The Queen. Napakasin. Tawagin nyo na siyang Zone Ford sa ngayon dahil hindi na talaga makapwesto yung mga members ng Blacklist because of the early game potential. Nakita natin, Yowie! Binigyan nila si Wise! Isa lang yung tinamaan pero nag-all in naman sila. Naghanap dito ng ganti yung Blacklist International. Real world manipulation, may ipit si Yowie sa gitna. That is a trade. Roamer kapalit ng jungler. Grabe yung Echo ngayon. Pabalik tayo doon sa minention ni Yowie noong interview na sinabi niya gusto na nilang ibalik yung mga risky plays na buo itong Season 9 lineup na to na nakita natin yung mga run and gun plays. Mala Stockton to Malone, Dwayne Wade to Lebron na type ng plays. But this time, nakuha ni Carl yung Lord. It's 9 minutes for 3 years. Ganitong oras, pumapatak ang Ube time. Kitang-kita natin ang pagkakaiba ng dalawang kuponan pagdating sa kanilang identity. Kung Echo lagi naghanap ng gulo, Blacklist sobrang patient naman dito. Pero si Wise bibigyan nata nila. Napaganda final slash para i-atit si Sanford doon sa may patag gitna. At aabutan nga talaga dito ng lagkit ni Yue. Yung rookie of the season ay nagpapakitang gilas din. Kaso nga lang si Carl Tusok tumusok sa kita. Oh man, Yue saving the day. The rookie of the season na medyo agresibo dito. Popping all those crystals. Blacklist International ay kumakapit. Pero hindi sila tinitigilan. Tama si Wolf. Talagang spent money kung spent money ang mga orka dito. Dollar bills. Ube time. Dollar bills. Kung sakaling gumagalaw yun,
mas mahihirapan silang mag-farm. Ang ginagawa nila dito, kinonsid na nila yung mapa. Ang kailangan nilang depensa, yung kanilang base, hinihintay nilang mag-marcha yung mga minions ng Echo, knowing na meron naman silang Eve, meron naman silang Finer Slash kung sakaling gusto nilang dumepensa. So they're just baiting here. The Blacklist International defensive freeze, yeah, is real. Double freeze na yun na nakikita natin. Pasok ang Lord. Teamfight ba to? Uy, napakaganda ng final slasher ginawa ni Edward. Pero babasag naman ng Tore yung mga Orca. Pero ngayon, sama-sama na sila. May conceal play pa. Sino kaya ang kanilang bibigyan? Pero ang job ng Echo ay kumuha lang muna ng Tore. Kaso si Owl nga lang dito mag-force din. Nagamitin ang kanyang flicker. Benny Cutie naman. So, hello! Oh! Edward with a flicker final slash. Capturing Benny Cutie. May Numinum Blast naman na magagamit para ma-hold off yung dalawang members. Pero si Edward naman ang maabot sa backline. Pero mukhang hindi ata sapat yung damage ng kabila. Buhay pa rin si Edward. Isa na lang. At mukhang makukuha na nga nila. And double kill na si Carl Tiki. Sanji evading the Appraiser's Wrath with a flicker. Carl Tosong with a triple kill. What was that? Highlights after highlights. Sabay umextra flicker touch ba si Sanji? Mukhang ito na nga talaga yung Echo Mode pagdating dito sa playoffs and grand finals na, at hindi nila papatagalin pa. Magbe-base lang ang mga Orca at Game 1 sa kanila mapupunta. Outstanding Game 1 performance mula sa Echo. At doon nagpakilala ang Echo Express.